Maraming iba't ibang uri ng lamang dagat ang makikita sa mga bahura. May mga hayop tulad ng corals, isda, pugita, igat, at iba pa. May mga halaman din gaya ng damong dagat at lato. Ang pangunahing batayan para malaman ang kalagayan ng isang bahura ay ang dami ng corals nito. Ito ay tinatawag nating hard coral cover or HCC. Pero para magka-ideya pa tayo sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa bahura, kailangan din natin malaman kung ano-ano pa ang makikita rito. May pitong pangkat lamang kayong kailangan matutunan. Ang HC o hard coral, WC o white coral, SW o seaweed, OTL o other living organisms, AA o algal assemblage, AB o abiotic, TWB o tape water block. Ang pitong pangkat na ito ang gagamitin upang makilala at mabilang ang iba't ibang lamang dagat at kung ano-ano pang makikita sa bahura. Marahil, gumugulo na sa isipan mo kung kinakailangan bang bilangin ang bawat coral o lamang dagat na makikita sa mga larawan. Ang sagot ay hindi. Kinakailangan mo lamang magtalaga ng 10 random points sa bawat larawan at kilalanin ang lamang dagat na nasa ilalim ng bawat random point gamit ang pitong pangkat. Halimbawa, sa larawang ito, maglalagay tayo ng 10 random points at magtatalaga tayo ng letra sa bawat point. Ang A ay isang buhay na coral o HC. Ang B ay isang puting coral o WC. Gagawin natin ito sa bawat larawan. Kapag natapos, magkakamarka ang bawat pangkat. Pero bago kayo magmarka, kailangan niyo munang makilala ang pitong pangkat. Ang pinakamahalagang organismo sa bahura ay ang corals. Particular ang mga hard corals. Lahat ng buhay na hard corals ay mamarkahan ng HC. Makakakita kayo ng mga hard corals na may iba't ibang kulay, hugis, at laki. Isa-isahin natin sila. Ang isa sa pinakasikat na hard corals ay ang mga branching corals o ang mga corals na hugis sanga-sanga ng puno at halaman. Maraming iba't ibang uri ng branching corals. May mga branching corals na parang bush lamang. Mayroon namang mga corals na kayang bumuo ng isang meadow. Ito ang itsura nila kapag kinunan gamit ang monopod. Kaya niyo na bang makilala ang mga branching corals sa larawan na ito? Tama kayo! Ito ang mga branching corals sa larawang ito. Susunod na hugis ay ang mga corals na bilugin ang hugis o parang helmet ang itsura. May iba na pwedeng kasing liit lamang ng iyong kamao o mas maliit pa. May ibang pwedeng lumaki na mistulang burol sa ilalim ng dagat. Ito ang itsura nila sa larawang kinunan gamit ang monopod. Kayo naman ang maghanap sa larawang ito. Magaling! Ito nga ang mga biluging corals dito. May mga tinatawag ding bubble corals na ang mga coral polyps ay laging nakalabas. May mga coral polyps na parang mga bulaklak.
Mayroon din namang mga pahabang polyps at mayroon ding iba't ibang hugis tulad ng anchor-shaped or bean-shaped. Ito ang itsura nila sa larawang kinunan gamit ang monopod. Ituro ang mga bubble coral sa larawang ito. Tumpak! Nakahanap kayo ng bubble corals dito. May mga corals naman na parang nakidikit lamang sa bahura. Sila ang mga corals na lumalaki ng pagapang at sinusundan nila kung ano ang hugis ng bahura. Pwede silang magmukhang patag tulad ng coral na makikita sa larawang ito. Ituro ang mga corals dito. Tama! Ito ang mga corals dito. Nakakita na ba kayo ng corals na parang vase o hugis repolyo? Mga maninipis na sheets ng coral na mukhang nakaangat o nakatayo mula sa sahig ng bahura. May mga mukhang maladahon din at mga corals na magkakapatong na. Ito ang isang halimbawa na makikita sa bahura. Kayo naman ang maghanap sa larawang ito. Mahusay! Marunong na rin kayong kumilala ng mga corals na ganito. Susunod naman ang mga uri ng corals na hindi nakakabit sa bahura. Madali silang buhatin at ilipat sa ibang lugar dahil hindi sila nakadikit sa bahura. Kapag nakakita ka ng isa, marahil marami ang makikita mo sa isang lugar. Pwedeng bilugin o pahaba ang hugis naman ito tulad ng nasa larawang ito. Hanapin ang mga corals na hindi nakadikit sa bahura sa larawang ito. Correct! Ito ang mga corals dito. May mga kamag-anak naman ang hard corals na nakabubuo pa rin ng calcium skeleton. Sila ang heliopora o blue coral at miliepora o fire coral. Ang heliopora ay may kulay na kayumanggi sa panlabas at may bughaw na skeleton. Marami itong hugis tulad ng branching at blade-like o maninipis na sheets na nakatayo. Ito ang madalas na itsura ng heliopora. Kayo naman ang tumukoy ng heliopora sa larawang ito. Tama! Marunong na kayo kumilala ng heliopora. Ang miliepora ay tinatawag na fire coral dahil sa malaapoy na kulay nito at dahil sa malaapoy na sakit na mararamdaman mo kapag nahawakan mo ito. Madalas na kulay dilaw o orange ang mga ito at may iba't ibang hugis din. Ito ang miliepora sa larawang ito. Kayo naman ang maghanap ng miliepora. Miliepora nga ang natukoy ninyo. Ngayon na marunong na kayong kumilala ng buhay na hard coral, ang susunod naman na pangkat ay white coral o WC o mga corals na puti na. Hindi kinakailangan na puti ang buong coral. Kung may bahagi lang ng coral ang pumuti at doon pumatak ang random point, WC na ang imamarka ninyo dito. May iba't ibang sanhi ng pagputi ng coral, kaya may karagdagang pangkat para dito.
Kung ang pagputi ng mga corals ay dulot ng pag-init ng tubig, tinatawag itong coral bleaching. Ang pagmarka dito ay black. Pwede ring maging sanhi ng pagputi ang sakit. Ang pagmarka dito ay this. Pwede ring sanhi ang pagkain ng crown of thorn starfish sa coral. Ang pagmarka dito ay cots. Susunod naman ang mga halamang dagat o seaweed. Ang lahat ng makikitang malahalamang lamang dagat ay mamarkahan na SW. Lahat naman ng lamang dagat na hindi hard coral at halaman ay mamarkahan na OTL o Other Living Organisms. Kasama dito ang mga soft corals, sponges, taklobo, sea anemones, at iba pa. Ang AA naman o algal assemblage ay mga espasyo sa bahura na maaring tubuan ng coral. Ito ang mga espasyo na may kaunting algae o halaman na hindi lalagpas sa 3 sentimetro. Maikukumpara ang itsura nito sa lumot. Kahit ang mga patay na coral na tinubuan na ng kaunting halaman ay mamarkahan ng AA. Ang mga espasyo o patay na corals na binabalutan ng coralline algae o ang pink na algae na gustong-gusto tubuan ng corals ay mamarkahan din ng AA. Hindi naman lahat ng makikita sa bahura ay buhay. AB o abiotic ang pangkat ng mga hindi buhay na uri tulad ng buhangin, silt o putik, bato, at rubble o mga nakakalas ng mga patay na coral. TWB naman ang pangkat para sa mga bagay na hindi naman dapat nasa bahura, tulad ng transect tape, lubid, basura, o blocks. Itong 7 pangkat lamang ang kailangan ninyong tandaan upang makakuha ng impormasyon na makakapaliwanag sa kalagayan ng bahura.